Kasi naman po kami kaagad. Biglaan lang, nagulat lang ako bigla pumunta ko kanagagan ko eh. Tumayo na ako kasi dala-daratso na nagtatulo ng tubig. Doon, tinawag ko si Mama. Tapos dinala ko sa sa center. Yun nga, sabi, mangangalak ko. Yun, kami sa academy. Doon ako nag-decide na doon na lang ilabas. Kasi hindi ko na kaya. Nung tinanong sa akin kung ilalabas ko, sabi ko, kambal. Sabi po ng doktor sa akin, aagapan daw po nila kasi hindi pa daw po ako pwede manganak. Kasi po kulang daw po sa sabon yung baby ko. Baka daw po hindi siya mabuhay kasi daw po kulang daw po sa sabuan. Tapos daw po yung baga niya hindi pa daw po kompleto. Sabi ng doktor, 50-50. Kasi sabi ng doktor, hindi na-develop yung baga. Normally, if they're born preterms, the main problem that we have is the lungs are normally immature. They don't take in a lot of oxygen. Usually, sila yung may mga complications like mataas yung presyon, yun, nagkakaroon sila ng mga infection. So, ni-work up namin sila for infection kasi mahina din yung resistensya nila. Kaya kailangan silang bigyan ng antibiotics, no? There are times hindi sila kaagad na feed, no? Kaya kailangan muna namin silang swerohan. Tinatira mo po nila ako nun, tapos dinala po yung baby ko sa baba. Hanggang sa nakita ko na lang po siya nakatubo. Hindi ko na sila masyado nakita ko ba kasi nga dinala kagad sa sa Nico. If you want to treat a premature, it's better that you have good equipment. However, there is some difficulty in the sense that not all hospitals, even tertiary, could have enough equipment. Mga 60 to 80 deliveries kasi kami dito, no? And 10% of them are prematures. So, medyo maliit pa yung space namin, kaya talagang manpower-wise, no? Konti lang din yung tao, no? So, yung ratio ng nurse to patient talagang mababa. So, we are only 89 neonatologists all over the country. 50% are practicing in the provinces, the rest are in Manila. So, na parang tinatatlan talaga ako. Hindi sila sigurado kung mabubuhay sila. Kasi nga, kulang sa buwan. Sabi po, kung bubuhin niya ako, dinalain niya. Nasa na yung sira. Yung isa kasi lang, yung kinabukasan din ang matay. Yung pahanan, si MJ. Kasi pinangalo ko siya alauna. Mga alas 9 na yung mga gano'n natay. By these societies and organizations to help decrease the mortality of these neonates, and definitely it has increased. Lately, the WHO has reported that there's now a decrease
of infant of neonatal mortality to 15 from 30. So it has half the mortality of babies. And we are glad that DOH, including PhilHealth, has been helping us get through these problems. We have a kangaroo mother care ward. Ito yung mga babies na stable, no? Hindi na sila nahihirapang huminga, control na infection. Meron na maganda na yung pagdeda nila, no? They can breastfeed, no? Na-transfer na namin sila sa ward